Закрой глаза скорее, кто-то ходит в дверь. Hello guys, good evening. So once again, dito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapagpangalabot sa ating lahat. So yeah, medyo kakaiba yung lighting natin ngayon. Medyo mas maliwanag than usual. Since nakabukas kasi yung laptop ko ngayon sa harapan ko. So medyo maliwanag siya. So ang naisip ko kasi later on, pag mag-shoutout ako, dito ko na mabasahin sa laptop ko para mas iwas hang, kumbaga. Well anyway, so mas maayos na talaga yung pakiramdam ko. So habang tumatagal, paganda na ng paganda yung pakiramdam ko, which is very good. So again, gusto ko magpasalamat sa mga taong nag-greet sa akin or nagtatanong tungkol sa health ko, kung okay na ba ako, kung magaling na ba ako, and so on. Sa Messenger and then sa mga comments ninyo and then such. So appreciated ko talaga yon. So maraming salamat sa inyo. Okay, may nag-comment na sobrang mahaba daw ng intro. So hindi ko na masyado pahahabain tong intro na to. So I'm sure na gusto niyo na malaman kung ano ba yung mga stories na ilalahad ko for tonight. So, without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Magandang gabi sa ating lahat. Heto ulit ako nagbabalik para ibahagi ang aking karanasan. Nalilimutan ko lagi na ipakilala ang aking sarili. Tawagin niyo na lang ako na Tintin. Umpisahan ko na ang unang bahagi ng story ko. Namatay ang aking ina noong 1992. Kasalukuyang nasa Maynila ako noon sa aking half-brother na pinangakuan ako na pag-aaralin daw ako na hindi naman nangyari at kinatulong lang ako ng libre. Nagkataon na nung umalis ako sa amin, meron ng sakit yung nanay ko. Hindi siya makatayo at marami nagsasabi na baka nakulam daw. Pinadoktor naman ng tatay ko ang nanay ko pero wala pa rin nangyari. Hanggang sa mga albularyo na kami nagpupunta at isa sa mga tumingin sa nanay ko ay ang kapitbahay lang namin na isa ring aswang. Pero nanggagamot siya at magaling ding mangulam. Nanay siya ng BFF ko. Pero ang nanay ko, nananalig sa poong may kapal na gagaling siya at mawawala kung ano man ang karamdaman niya. Subalit wala rin talagang makita ang mga doktor kung ano talaga ang kanyang sakit. Umalis ako doon sa amin na medyo nakakatayo na siya. Saktong isang taon ako sa Maynila at pagkagising ko, sobrang bigat ng aking pakiramdam na waring meron nangyari na hindi maganda. Pilit ko binabaliwala pero lumipas ang maghapon, baliksa pa rin ako. Yun na nga. Mga 7 ng gabi, nang biglang dumating yung half-brother ko sa mother's side, na pinakamatandang anak ng nanay ko sa una niyang asawa, na nagkatrabaho sa construction sa Makati. Kasalukuyang ginagawa nila ang Glorieta Mall noong panahon na yon. Nagulat ako dahil bigla siyang dumating sa Valenzuela. Agad niyang sinabi na patay na daw ang nanay namin. Halos panawan ako ng ulirat sa mga oras na yon. Agad ako nagpaalam sa isa kong half-brother na uuwi na ako. Ayaw pa nga sana nila ako payagan pero nagpumilit ako. Dumating ako sa amin kasama ang kuya ko na isa at tinatad namin ang isa pang masamang balita. Napatay din daw ang isa kong hipag na 4 months na buntis. Nagbantay pa raw ang hipag ko ng 3 gabi sa burol ng nanay ko. Ito ang nangyari. Kinabukasan, puyatan lahat kaya nagpaalam yung iba kung pinsan na matutulog muna sila kasi tanghali na. Yung hipag at isa ko pang pinsan naman ang magbabantay. Pagkalipas ng isang oras habang masarap ang kwentuhan nila, dumating ang pamangkin ng tatay ko sa una niyang asawa na si Aling Nita. Nagulat yung dalawa dahil biglang sumulpot na lang daw yun sa harap nila na may hinahanap na itim na manok. Sabi ng pinsan ko, "Itim na manok?
Wala kami nakikita na itim na manok. Ang pinagtataka ng pinsan ko, nakatingin sa tiyan ng hipag ko yung pamangkin ni Papa. Palibhasa, kilala naman nila, binaliwala na lang daw nila si Aling Nita. Alam ko na ang nasa isip ninyo. Oo, aswang si Aling Nita. Confirm yun ng tatay ko na aswang ang bilis niya, yung nanay ni Nita. Kahit yung pamangkin ko na binata, nakita niya mismo. Doon kasi natutulog yun minsan. Nung nalaman niya, hindi na siya nakitulog ulit doon. Back to the story. Kinagabihan, sumakit ang siya ng hipag ko ng sobra. Parang hinahalukay daw ang kanyang tiyan na parang pinipiga. Kung ano-ano na ang pinainom na herbal sa hipag ko ng kuya ko. Malayo kasi ang ospital sa amin. Isa pa, pag ganun oras wala ng tricycle. Amputla na daw ng hipag ko. Nagmamakaawa na siya na dalhin na siya sa ospital. Pinatawag yan ng kuya ko, yung isa na meron tricycle sa amin, pero medyo malayo din kasi ang tirahan nito. Naghintay pa sila ng mga isang oras bago tumating ang sasakyan. Agad niya minuhat ang asawa niya at sinakay dun sa tricycle. Nung nasa gitna na sila ng palayan, meron isang malaking ibon na tumapat sa kanila. Doon na kinabahan ng kuya ko. Alam niya ang aswang yun at sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang asawa niya habang karga niya. Di niya kasi inakala na inaswang pala. Ang nasa isip niya, baka meron nakain lang. Ayun, binalik nila sa bahay ng asawa niya na wala na talagang buhay. Tinanong niya ang pinsan ko kung meron nga bang nakain yung asawa niya. Sabi ng pinsan ko, wala naman daw. Kinuwento na lang niya ang nangyari noong tanghali tungkol kay Aling Nita. Gustong sugurin ng kuya ko yung bahay ni Aling Nita, pero pinigilan siya ng mga matatanda. Ang saklap na nangyari noon sa pamilya ko. Pagkalipas ng 3 araw, panilibing yung nanay ko. Ang hipag ko naman, pagkalipas pa ng 3 araw na ilibing. Hay, bakit pa kasi napapaligiran kami ng mga aswang? Eto na nga kami, ng tatay ko na lang naiwan dun sa bahay. Kasi yung mga tunay kong kapatid, nagtatrabaho na sila. Ako lang ang naiwan. Ang bahay pala namin sa probinsya, gawa lang sa pawid at kawayan. Kesera lang ang gamit namin at Petromax ginagamit lang yung kapag meron lamay. Kahit ako, nakakaramdam ng takot. Kasi ba naman puro mga kakahuyan ang nasa paligid namin? Tuwing sasapit ng 5 ng hapon, nananayo na ang mga balahibo ko kasi yung tatay ko nasa bukid pa. Kailangan ko na magluto ng hapunan namin dalawa. Kinakausap ko ang sarili ko na huwag matakot. Dapat sila ang matakot sa akin. Parang baliw ako sa araw-araw. Sabi ko sa sarili ko, di ako tatagal sa bahay namin dahil malayo pa ang kapitbahay na pwedeng tumulong sa akin kung sakasakaling may haatake sa akin na aswang. Isang gabi, napakadilim sobra. Walang buwan man lang. Sabi ko sa tatay ko, Tay, bakit sobrang dilim? Sabi ng tatay ko, wala na ang buwan. 3 araw lang ulit bago lumabas. Maaga kaming kumain. 6 pa lang ng gabi. Wala man lang mapaglibangan kahit radyo dahil sira ito. As in sobrang nakakatakot talaga. Paubos na ang gas namin kaya kinailangan ko ng patayin. Nakatulog na kami ng tatay ko na magkatabi kasi takot ako mag-isa. Sa kasarapan ng tulog ko dahil sobrang lamig ay para kaming nasa loob ng isang refrigerator. Inago ko nga ang kumot na makapal sa tatay ko. Malamig pa rin pati unan ko. Dinilat ko yung mata ko sa kadiliman. Meron akong naninag na kulay puti na korteng tao sa tabi ko mismo, sa gilid ng dingding. Meron kasi akong nilagay na unan. Ayoko mapadikit sa dingding. Tingnan kong mabuti at sinalat. Tao nga. At ang damit ay ang damit ng nanay ko nung nakaburol pa siya.
Takot at kibal ang bumalot sa buong katawang ko. Sa sobrang pagkasindak, di ko sinasadyang na itulak ang tatay ko na sobrang lakas. Sabi ko nang umiiyak, "Nay! Nay! Huwag mo naman akong takutin! Namiss din kita! Namatay ka nang wala ako sa tabi mo!" Nung time na nalagutan siya ng hininga, pangalan ko daw ang tinatawag ng nanay ko. Kaya siguro tinabihan ako at niyakap. Ang tatay ko naman, pinagmumura ako kasi masakit daw ang tuhod niya na tumama sa pinto sa lakas na pagkakatulak ko sa kanya. Pero sabi ko lang sa kanya, "Tay, nandito si nanay." Ang tatay ko naman natahimik at sabi niya, "Oh, eh hindi naman malamig ah." Pinakita ko ang unan ko at saka siya niniwala dahil sobrang lamig ng aking unan. Hanggang dito na lamang at salamat sa pagbabasa, Clark. Marami pa akong ibabahagi tungkol sa mga kapitbahay namin. Hi! Itago niyo lang po ako sa pangalang Castro. Kami ay nakatira sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan City. Kami ay masayang naninirahan sa bahay ng aking papa at mama. Nung nangyari ito, ako noon ay 12 years old pa lamang at ang kuya ko naman ay 14 years old. Meron pa akong dalawang sanggol na kapatid, kambal na lalaki na 8 months old. May kasambahay kami na 24 years old. Tawagin na lang natin siya na Ima, di niya tunay na pangalan. Ima ang tawag ko sa kanya dahil siya ang nag-aalaga sa amin dahil parehas may trabaho ang aking mga magulang. Di naglaon, napansin ng mga magulang ko na napapabayaan na ang kalinisan ng aming bahay dahil nakatutok sa pag-aalaga sa amin si Ima. Kaya naisipan ni Papa na maghanap na lang ng isa pang kasambahay na pwedeng maglinis at gagawa pa ng ibang gawaing bahay. Nagtanong-tanong ang mga magulang ko at yung lola ko na may yaya ay nagkataon na may kilala na yaya rin na 45 years old. Ang pangalan ay Deria Purong. Medyo may katandaan na si Manang Deria, pero maliksi at malakas pa daw ito. Kaya naman kinuha na ni Papa bilang kasambahay na tagalinis. Ang sabi sa amin, hintayin na lang daw namin si Manang Deria sa susunod na linggo. At pagkatapos ng isang linggo, dumating na nga ang bago naming kasambahay. "O Manang, ikaw po ba yung magiging bagong kasambahay namin dito?" Tanong ni Papa. "Oo, ako yun, sir." Sabi naman ng bagong kasambahay. Kaya nagbilin lang yung mga magulang ko kung ano ang inaasahan nila na gagawin ni Manang Deria. Siguro mga 3 na ng hapon nang umuwi kami ng aking mga magulang at nakita namin na nag-aaway ang dalawa naming kasambahay. Agad naman silang inawat ni Papa at tinanong ni Papa si Ima kung ano bang nangyayari. Sabi ni Ima, "Yang bagong katulong nyo, pilit na kinukuha yung kambal, gustong buhatin. E sabi ko nga sa kanya ako yung mag-aalaga sa kambal dahil yun ang trabaho ko. Ayaw niya makinig." Napagkasundo naman ang mga magulang ko ang dalawang kasambahay at mukhang natapos na ito doon. Ngunit may nangyari na namang kinagabihan. Mga 6 na ng gabi, habang lahat kami naghahanda ng matulog, meron 4 na kwarto ang aming bahay. Ang unang kwarto ay bandang kusina. Doon natutulog ang bagong kasambahay at yung isang kwarto naman sa tabi lang na hagdan, doon naman natutulog ang yaya namin na si Ima. Sumunod naman yung dalawang room na may dalawang door na pasukan papunta sa isang room. Yung dulong room ay yun ang kwarto ko at yung susunod naman na kwarto ay yung sa kuya ko. Ang sunod naman ay yung kila Papa at Mama kasama yung dalawa naming kapatid na sanggol. Mga 6:55 ng gabi, meron kaming narinig na nagwawala at parang may nagpupukulang mga gamit sa baba ng may kusina, malapit sa kwarto ng bagong yaya. Pinabayaan lang namin ito
At siguro mga 2 o'clock na ng madaling araw, nagising kaming lahat sa malakas na ingay. Di kami lumabas dahil baka may nangyayari na sa labas ng kwarto, kaya tinext na lang namin si Ima. Tinanong namin si Ima kung narinig din niya ba yun. At umoo naman siya, kaya naman pumunta siya sa kwarto namin. Dumaan siya sa may terrace, sa tabi ng kanyang bintana, at sabi ni Papa, bitbitin daw yung dalawa naming kapatid na sanggol, at doon lang daw muna sa kwarto namin at maglock lahat kami doon. Nagharang kami ng mga gamit sa isang pinto sa kwarto nila Papa, at siguro mga 3 a.m. na noon nang may narinig kami kumakarusko sa pintuan papasok sa kwarto namin. Narinig namin ang tunog ng boses na parang uwak na parabang tao rin, at kaboses ito ng bago naming yaya. Sabi ni Ima, sabi ko na nga ba, aswang yun? Sabi naman ni Papa, ha? Paano mo naman yun nasabi? Sabi ni Ima, takot siya magluto. Ayaw niya lumapit dun sa bawang at di siya dumidikit sa mga santo at mahilig lumapit dito sa mga sanggol. Kaya naman, kumuha si Ima ng asin at bawang. Pinunas niya sa aming mga bata ang mga ito at tinabi namin yung dalawa naming kapatid sa higaan. Si Papa kumuha ng itak at pinunasan ng asin at dilikdik na bawang. Si Mama naman may hawak din na itak at kutsilyo na pinunas sa gata ng bawang. At si Ima naman may hawak na asin at bawang din na pinaghalo-halo. Si Mama ang magbubukas ng pinto at si Ima ang haharap at isasaboy niya ang asin na hawak sa aswang. Si Papa naman ay nasa gilid para sabay na humampas ng itak sa aswang. Pagsaboy ni Ima ng asin at bawang, si Mama naman ay pinagtututsok kahit saan parte ang pwede niyang makuha. Nagtagumpay naman sila na paalisin yung aswang. Nang tingnan namin yung CCTV, nakita namin na yung aswang na bagong salta ay mistulang isang aso na medyo may pagkatawang ulo. Magmula noon, hindi na kami ulit pang kumuha pa ng iba pang katulong. Totoong story po ito. Nangyari po ito nung panahong nabubuhay pa ang aking lolo. Mangingisda ang lolo ko at ang lola ko naman ay sa bahay lang, nag-aasikaso sa amin. Tatlo lang kami na magkakasama sa kubo. Ang kubo namin ay di kalakihan na may silong, kunsang kapag papasok ka ng bahay, kailangan mo pang umakit ng hagdan. Ang mga anak po kasi na lolo at lola ko ay nasa Maynila na halos lahat. Hindi ba sa kanila ay nagkatrabaho at majority naman sa kanila ay nakapag-asawa na. Madalas noon, ako ang kasama ng lolo ko sa pangingisda. Kahit sa murang edad ko, gusto ko na kaagad makatulong sa lolo ko. Kahit palagi niya ako pinagbabawalan, sumama, dahil di daw gawain ng babae ang mangisda. Pero wala naman siyang magawa dahil kapag umiiyak na ako, napapapayag ko na siya. Although hanggang bangka lang naman ako. Siya naman naglalagay ng lambat at sumisisip sa ilalim ng dagat para kuhain ang mga ibang lambat na nilagay niya doon. Hanggang umabot na kami ng dapit hapon, umuwi na kami sa bahay, naladala ang mga nahuli naming samot-saring mga seafoods. Pagka-uwi namin, sinalubong kami kagad ng lola ko para asikasuhin yung mga nahuli namin at bigyan ng kape at makakain ng lolo ko habang ako naman ay dumiretso sa likod ng bahay para maligo. Yung paliguan namin ay parang pinagtagpi-tagpi lang na sako na hanggang balikat. Medyo may kadalima na nun kaya binuksan ko na yung Petromax namin at sinabit sa gilid ng paliguan. Habang nagsasabon ako ng katawan, biglang umihip ang malakas na hangin. Tila di na ako nag-iisa sa likod bahay namin. Yung pakiramdam na may kasama ka at may nakatingin sa'yo.
Natatakot na ako pero hinayaan ko lang at patuloy pa din ako sa pagsasabon. Unang buwas ko pa lang ng tubig sa aking katawan, may narinig akong ingay na nagmumula sa malaking puno ng mangga sa tapat mismo ng kinaroroonan ko. Hindi ko naman makita kung ano yon dahil sobrang dilim na nga ng paligid. Ang kinaroroonan ko lang yung maliwanag. Pero pilit kong tinitingnan yung bandang punong mangga. Nagbabaka sakali ako na maaninag ko man lang kahit paano kung ano ba yun. At yun nga, may nakita akong hugis na malaking pakpak na mas malaki pa sa tao. Halos lumuwa ang puso ko nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Nagulat ako. "Bilisan mo na dyan! Anong oras na, baka pasukan ka na lamig sa katawan?" sabi ng lolo ko. "Lo, wag mo kong iiwan, matatapos na ako, dyan ka lang," sabi ko naman sa kanya. Dahil sa sobrang takot na baka iwan ako ng lolo ko, di ko na magawang mag-shampoo pa. Natapos ako kagad ng 2 buhos lang kahit may mga area pa sa katawan ko na may mga sabon-sabon pa. Fast forward. Nakahiga na kaming 3 noon. Si Lolo, narinig ko na humihilik dahil siguro sa kanyang pagod. Si Lola naman, parang may pusa naman na nakalagay na maingay sa kanyang dibdib kapag mahimbing na siya natutulog. Madalas ganun naman ang tunog ng dibdib ni Lola. Likas kasi may hika ang Lola ko. Ako naman, nasa kanilang gitna lang. Pinipilit kong matulog pero ayaw akong dalawin ng antok. Naiisip ko yung nakita ko sa puno ng mangga. Siguro, dahil na din bata pa ako, likas na sa akin ang pagiging matatakutin. Pero bigla na lang may narinig akong kaluskos sa silong ng bahay namin, sa may sala banda. Papunta yung ingay sa silong ng kwarto namin kung saan kami lahat nakapwesto. Pero dahil sa gumalaw ang lolo ko at parang umubo siya, huminto yung ingay banda sa pagitan ng kwarto at sala. Wala kaming pinto sa kwarto noon. Kaya ako naman, todo tingin sa area na yon. Nang humilik ulit yung lolo ko, naramdaman ko naman yung ingay na yon. Pero parang binubutas o sinisira niya yung sahig namin na yari sa kawayan. Nakarinig din ako na parang ini-scratch ng kuko yung sahig namin. Maya-maya, nawala din siya at napunta ang ingay sa bintana namin na parang may tao sa labas noon na pilit na binubuksan. Dahil siguro din niya kayang sirain yung bintana, bumalik siya ulit sa silong ng bahay namin. Hindi ko na mapigil at tumayo na ako at kinuha ang flashlight ng aking lolo na nasa kanyang tabi at saka pumunta kung saan nanggagaling yung ingay na narinig ko. Tinutukoy pa ang flashlight sa mga siwang ng sahig namin para hanapin yung ingay na yun. Hanggang bigla ko nabitawan yung flashlight at napaiyak ako ng sobrang lakas. Na makita ko yung pulang mata at matatalas na kuko na kulay itim na nakahawak sa isa sa mga kawain sa sahig namin. Sa ingay na nalikha ko, napabalikwas pa ng bangon yung lolo ko. Yung lola ko naman, nagising na din at napaupo. Kinalga ko agad ni lolo ko, saka ako tinanong, "O anak, ano nangyari? Bakit ka umiiyak?" "May aswang, lo. May pulang mata tapos may mahabang kuko na nakahawak dyan." Sabay turo ko naman dun sa sahig namin. Nakiramdam yung lolo ko sa paligid namin. Doon nakarinig kami ng huni ng ik-ik na sobrang hina lang. At malalakas na pagaspas sa bubungan naman namin na yari lang sa pawid. Kinuha na ako ng lola ko noon at niyakap. Pilit na tinatakpan yung mata ko at tenga. Pero ako, pilit ko din inaalis yung mga kamay niya sa mata ko at tenga ko. Nag-aalala kasi ako sa lolo ko at gusto ko din malaman yung pwedeng mangyari sa amin. Kinuha ng lolo ko yung 2 buntot pagi at inabot ang isa sa lolo ko. Hanggang sa nakarinig kami ng malakas na kalabog sa itaas ng bahay namin.
Nasira yung pawid na bubong namin na di naman kalakihan. At may nakita kami mga 3 inch siguro nun na bahagi na pakpak na katulad ng sa paniki na nakalabas doon sa may butas. Mas tumindi na yung iyak ko at mas lalo pa ako natakot nung makarinig kami ng scratch ng kuko sa sahig namin na paulit-ulit. At tunog na parang grrrr. Ganon yung parang asong ulul. At mga alulul ng ling ng aso, sabay-sabay na sila. Isama mo pa ang pag-espas ng malalaking pakpak sa bubong. Yung lola ko nagdadasal na pabulong lang. Ang lolo ko, sinanyasan ng lola ko na mag-stay lang kami sa bahay at wag na wag bibitawan yung buntot pagi. Saka siya lumabas ng bahay at pumunta sa silong namin dala ang malaking flashlight. Ako naman, nakahawak sa isa pang flashlight na kinuha ko kanina sa lolo ko at nakayakap ako sa lola ko. Di ko na napapansin na yung ilaw pala ng flashlight ay nasa mukha ko na nakatutok. Yung lola ko nakayakap pa din sa akin, nagdadasal at palingon-lingon sa paligid namin habang mahipit ng hawak niya sa kanyang buntot pagi. Nakarinig na kami ng malalakas na paghampas sa silong at pagkisigaw ng lolo ko na galit at nagmumura. Yung mga aso na nasa harapan na ng bahay namin, tahol ng tahol, sobrang ingay nila. Pero laking pasasalamat ko na maingay sila dahil nagsipagpuntahan na sa bahay namin yung mga kapitbahay namin. Nang may narinig na kaming tao, saka pa lang kami tumayo ni Lola at dumiretso sa pintuan para silipin sila at humingi ng saklolo. May ilan din sa kanila na may dalang buntot pagi. Yung iba ay balisong at kanya-kanyang bitbit ng Petromax, kaya lalong lumiwanag ang paligid namin. Nakarinig kami ng malakas na paghampas ng malalaking pakpak sa ere na halos lahat kami tumingala para tingnan kung ano yun. Yung lola ko naman biglang nagsalita. Puntahan niyo si Ronnie sa silong namin, may aswang doon. Tumuloy naman din yung iba sa kanila at yung iba naman pumasok sa loob ng bahay namin. Halos magkagulo yung mga tao sa loob ng bahay namin nung makarinig kami ng tili ng isang babae na parang nasasaktan. Maya-maya, nagsiakit na din sila lahat kasama ang lolo ko na may dugo sa damit niya pati sa buntot pagi na hawak niya ganun din. Yung isa sa mga lalaking tumulong sa amin, yung hawak niyang sundang, may bahi din ng dugo. Natakot pa ako kasi akala ko nasaktan ng lolo ko, pero nung pagkahubad niya ng kanyang damit, wala naman siyang galos kahit isa. Hanggang sa nag-usisa na yung iba kung ano yun. Sa observation ko at sa pagkakarinig ko sa kwentuhan nila, aswang nga daw ang lumusob sa amin. Nakita daw yun ng lolo ko nung naliligo ako sa aming likod-bahay. Tama pala yung nakita ko. Akala ko namamalikmata lang ako. At ayun din, sa kanila, di lang pala kami yung pinupuntiri ng aswang. Meron pa pala mas nauna sa amin. Kaso di siya nagtagumpay dahil sa magkakadikit yung bahay sa kabilang baryo. Kaya lumipat yung aswang sa baryo namin kasi medyo magkakalayo yung mga bahay namin at mas mapupuno. Di na daw nila nakita pa yung aswang pero marami daw tama yung aswang sa likuran niya since dun daw siya pinaghahampas ni Lolo at malaking sugat din daw sa braso na mula naman sa sundang. Pero mamalis daw nakawala yung aswang at di na daw nila nahanap. Simula noon, gabi-gabi na rumoronda yung mga kalalakihan sa amin kasama na dun yung lola ko since barangay Tanod kasi siya sa amin. Inayos na din ang bubungan namin at nilagyan ng maraming seahorse at malalaking shell na maraming patusok. Pangontra daw kasi yun sa aswang. Ganon din sa silong at sa bawat sulok ng aming bahay. Okay, so yun yung mga kwentong napili kong i-discuss for tonight. So yung mga kwentong tungkol sa aswang. I'm sure marami sa inyo yung nag-enjoy since paborito kasi ng karamihan talaga yung aswang story. So, I'm sure walang sawaan yan. Kahit ano magtagal, mahilig pa rin kayo tungkol sa mga aswang story. So,
Buti na lang at marami na nga nagpapadala ng mga kwento tungkol doon. Kaya hindi tayo nauubusan. Okay, so let's discuss the stories one by one. So simulan po natin muna dun sa pinadalang kwento ni Tintin. Okay, so medyo nalungkot ako actually sa kwento niya since medyo may pagka-comedy pero meron din part din na madrama. Lalong-lalo na yung parang naalala ko tuloy yung kwento ni ano, nung nakaraan, yung tukol dun sa sender natin na OFW na, di ba, nangyari sa kanya, kinuha siya, pinangakuan ng pag-aaralin, pero unfortunately, hindi naman siya pinag-aral. So, parang similar yung kwento niya doon sa unang nabasa ko na kwento. So, ang masakit dito, hindi lang to basta-basta yung tipong tita niya, kundi kapatid niya. Although half-brother niya, pero kapatid niya pa rin yun eh. Hindi ko alam kung hindi ko maintindihan kung bakit nagawa sa kanya na lokohin siya nung kanyang sarili niyang kapatid. Na kaya gagawin lang siya katulong na libre, ay pinakakuan siya na pag-aaralin siya. Ewan ko lang, so sana hindi na lang siguro siya magtanim ng sama ng loob dun sa kuya niya na yun. Parang hayaan niya na lang, huwag niya na lang siya magtanim ng sama ng loob. Kasi kung gagawin niya yun, parang magiging mabigat lang niya sa kanya. Alam mo yon, yung imbis na parang magpatuloy lang siya maging successful and all, kung iisipin niya yung mga party na yon na nakakalungkot or nakakadepress, magiging mabigat lang. So, Tintin, kung nakikinig ka ngayon, which I'm sure you are, I hope na para na meron dumaan na kayo sa healing process, napatawad mo na yung kapatid mo sa ginawa niya sa'yo na panluloko dahil nga hindi kanya pinag-aral, although yun ang pangako niya sa'yo. Tungkol naman din sa kwento mo, okay, nabanggit mo na yung best friend mo, yung nanay niya is aswang, pero nang gagamot. So I suppose mabait na aswang to since pinalapit mo nga yung nanay mo dun sa nanay niya. Okay, so meron ka bang kwento tungkol sa kanya? Sana ma-share mo kung ano bang meron dun sa nanay ng BFF mo na sabi mo ay isang aswang. And then, ano ba to? May mga nalalaman ka ba tungkol sa kanya? Namimiktima pa rin ba sila ng mga tao? And all. Ayun. So, interesado kami malaman, I'm sure. Then, tungkol naman dito sa parang tita mo na rin, ano, pamangkin ng ano mo. Pamangkin, parang pinsan mo na lang, in a way, si Aling Nita. Bakit naman ganun? Bakit pati kayo tinalo? Hindi ba parang dapat off-limits na kayo since parang kamag-anak niya kayo? Bakit pati ba naman kayo parang tinalo niya pa? Yung parang pinatay niya pa yung hipag mo para lang makakain siguro siya. Pati yung baby na nasa loob na sinapapunan ng hipag mo, hindi niya na pinatawan. Okay, so ano nangyari? Hindi na ba talaga naghiganti itong kuya mo sa kanya? Kasi kung ako yung siguro, talagang susugurin ko talaga yung babaeng yung talagang ano, makikita niya talaga. Kasi bakit naman of all people, kayo pa yung tatalunin niya, considering na magkamag-anak din naman niya kayo kung tutusin. Hindi na kayo iba sa kanya. Okay, so medyo makapal talaga ang mukha niya in sa part na yon, medyo malakas ang loob niya. So ayun, so hindi ako magtataka kung talagang hindi pa rin nagpapigil tong kuya mo. Talagang eventually parang sinugod pa rin siya. Pasensya na kayo, medyo parang ano, para may laman yung bibig ko. Kasi kailangan ko mag-take ng parang Valdapastil para hindi ako ubuhin since sinubo pa rin kasi ako. Yun, ano, hindi candy, hindi ako nag-chewing gum. Meron lang akong talagang parang nakalagay sa bibig ko kaya para hindi ako ubuhin. Okay. And then, tungkol naman dun sa pagpaparamdam sa iyo ng nanay mo, medyo na parang nalungkot ako dun sa part na yun since sabi mo nga, yung pangalan mo yung binabanggit ng nanay mo bago siya mamatay. O, siguro talagang mahal na mahal ka lang nanay mo. Parang hinahanap ka niya. Gusto ka niya siguro makita for the last time. Unfortunately, hindi yun nangyari. Talagang nawala siya sa mundong ito na wala ka sa tabi niya. Pero I'm sure masaya na rin siguro siya kung nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Na hopefully, ganun na nangyayari na tahimik ka na. Nasa magandang kalagayan na or maganda na yung buhay mo. I hope ganun yung nangyayari sa iyo ngayon na masaya ka na. So, ganun naman siguro yung mga magulang, diba? As long as makikita nila na masaya na yung mga anak nila, masaya na rin sila or para dun sa mga anak nila. Okay, although may mga nagawa tayo or pagkukulang sa kanila, ang importante lang naman sa kanila yung makita na maayos ang buhay natin,
Kung may mga anak tayo na nagagampanan natin ng mabuti yung pagiging magulang sa mga anak natin. Sabi nga ng mga magulang ko, parang ano daw eh, yun daw yung parang pinaka way na mababayaran mo yung mga nagawa ng mga magulang mo sa'yo, yung parang maging mabubuting magulang ka lang din sa mga anak mo. Although hindi ako magkakaroon ng anak, kasi alam nyo naman kung bakit. Pero ayun, so I think magiging mabuti na lang siguro ako na parang tito sa mga pamangkin ko, since marami-rami rin kasi ako mga pamangkin sa mga kapatid ko. So parang ganun na lang din siguro yun. Okay. So doon naman sa second story, ayan, so mag-ingat talaga tayo sa pagkuha ng mga kasambahay. Yun, so parang naalala ko tuloy yung kwento nung sa Shake, Rattle, and Roll. Yung si Isa Calzado, yung parang pumasok siya na yayan, tapos yung pala, aswang pala siya. So mabuti na lang at hindi na nagpakatagal-tagal tong aswang sa kanila. Nahuli ka agad nila kung ano yung tunay na pagkatao nito at nagawa nilang palayasin. Okay, hindi naman niya nabanggit kung napatay ba nila or what. Basta umalis na lang daw, okay. And then medyo nakakatakot ang itsura-itsura ng aso. Na parang tao. So, parang werewolf ba to? Ewan. So, mabuti na lang at hindi talaga nagtagumpay at medyo matinik din tong unang kasambahay nila at parang naramdaman siguro na medyo may something dito sa katulong na bago. Na parang hindi niya gusto talaga maging katulong, kundi gusto niyang manginain ng mga bata doon sa loob ng bahay na yun. Okay. And then, doon naman sa last story, siguro pinaka nag-strike sa akin dito yung mga ano na naman. Kasi tinanong ko kung talagang totoo ba yung kay Brandon before, kung talaga ba ang pangontra yung mga seahorse, yung mga ganyan, yung mga shells. Well, siguro iba-iba kasi talaga yung mga aswang. Yung mga maaaring nag-work sa isang klase ng aswang, hindi nag-work sa iba. Kasi according kay Brandon, hindi naman doon sila affected ng seahorse or mga seashells na yan. So, hindi ko lang alam kung talagang totoo yung mga pangontrang yun. Pero maaaring nag-work yun sa ibang klase ng aswang. Kasi sa tipo ni Brandon, kung maalala ninyo, nabanggit ko na rin hindi sila takot sa mga ganyan-ganyan. Ang kinakatakot niya yung parang balbas pusa. Okay, na parang tahilbo ganun. So, yun. Doon sila parang medyo may adverse reaction na parang lason sa kanila yung bulaklak na yun. So, kapag pinulbos yun, or siguro, nadikit siguro sila doon, or what, parang lason sa kanila yun. So, yun yung epektibong pangontra sa klase ng aswang na kung ano sila, Brandon. Pero, hindi lang ako sure kung may mga klase talaga ng aswang na takot sa seahorse, or ganyan. So, meron ba kayong idea tungkol doon? Yung talagang, may experience na ba kayo na aswang na natakot sa seahorse, or natakot dahil sa shell and such. Okay? So, kung meron man, pakicomment na lang po down below and then para po malaman po natin at malaman din po ng iba kung talagang effective po yun para at least, di ba, madali-dali siguro makakuha no, ng mga pinatuyong seahorse or mga seashell. So, mas madali-dali makakuha ng ganun kaysa naman sa buntot pagi. Okay? Kung effective din naman siya. So, ayun. So, magbigay na lang po sana tayo ng advice sa mga ibang mga katulad natin dito na mahilig sa ganitong content, baka po makatulong sa kanila. Okay, then pasensya na po pala kayo. Hindi ako naka-comment po kanina masyado dun sa mga nag-comment din dun sa mga sa previous video ko. The reason for that is umabsent kasi ako nung Monday. So syempre natambukan din ako ng trabaho since pumasok na ako nung na umabsent ako noong Tuesday and then pumasok na ako kanina, so Wednesday. So yun, medyo natambakan ng trabaho, so inuna ko po muna yun, hindi po muna ako nakakomment. Yun po yung reason, pero babawi po ako, promise. So ngayon po, mag-devote po ako ng time para po makapag-comment po dun sa mga comments din po ninyo dun sa video. Since yun po rin isa kasi sa mga gusto ko talagang ma-maintain yung pagiging responsive sa mga messages ninyo, sa mga comments ninyo sa akin, para po malaman po ninyo na talagang lahat po yung pinapahalagahan ko po talaga. Okay, so ang gagawin po natin ngayon, nasa Batian Persian na po tayo. Babatiin ko po yung mga nakikita ko po nag-comment nga po dun sa pinaka-latest po na video.
which is yung po karanasan po ni Lay. O nga pala, so maraming maraming salamat pala kay Rose. Si Rose yung nakatulong talaga dito kay Lay. Okay, so siya yung nakapagbigay po ng mga meaning kung ano po yung mga mutya na binigay doon kay Lay. So, ayun. Sabihin ko ba kung ano yung mga ayun ni Rose? Tao nito, paliwanag ni Rose. Siguro, I think okay lang naman since na kwento ko rin naman yung tungkol dun sa kwento ni Lay. So, according kay Rose, okay. So, okay. Okay, ganito. So, yung una, so yung kulay blue na ano, blue na mutya is tatagal yung buhay niya. Yung pangalawa, mabilis siyang tumakbo gaya ng isang kabayo yung binigay ng tikba lang. Then yung pangatlo, marami siyang makikita pa na ibang nilalang na hindi nakikita ng basta-basta. So yun yung binigay ng kanyang bantay na kulay itim, na taong itim. So yun yung mga meaning ng mga mutyang yun. So una, matagal na buhay, mabilis na pagtakbo, and then kakayahan na makakita ng mga bagay na hindi talaga na normal na nakikita ng mga ibang mga tao. So yun yung mga meaning noon. And then si Rose actually nagbigay pa siya ng ibang mga advice dito kay Lay kung ano yung dapat gawin, yung kailangan nga pataasin yung batak and such, ang ganyan. So, thank you talaga, Rose, sa pagtulong mo dito sa kasama natin dito sa channel na si Lay. Okay, ngayon naman, babatiin ko naman yung mga nakita ko nga nag-comment dun sa video. So, gusto ko sana magpasalamat at magsabi ng God bless kay Buknoy Kobam. Okay, so maraming salamat. Nakakatuwa siya, siya yung pingin ko na comment. Nakalagay kasi doon na parang troll daw talaga siya pero nakikita daw niya kasi na sobrang napaka-positive daw ng mga nagko-comment dito sa video natin kaya hindi daw niya magawang mag-comment daw ng negative. So yun, maraming maraming salamat sa iyo at maraming salamat sa inyo talaga dahil napaka-positive nga talaga natin lahat. Okay, then gusto ko rin magpasalamat kay Mysterious Girl, kay Ronaldo Bracamonte, kay Tameme, okay, na listening from Dubai, kay Carlo Fern Lutagle, kay Rani Dico, kay JD Guevara 09, kay Aliaser M. Diamla, okay, kay Rainier La Cuesta, Maria Mercado, kay Armando Bakayan, kay May Changer, kay Kwentong Lagim Horror, Creepy Horror Pasta, kay Mix Basal, Jennifer G, kay No Name Girl, kay April, okay, kay Evelyn Dinado, kay Jerian Galio, Gerson Mabailan, Dayan Mabalba, Mabailan, sorry, Dayan Galvan, ano ba, pinaghalo-halo ko na. So, Melody Ding Ding, hello Melody, kay Rads Tampugaw, kay Jojo Garche, kay Nosreg Sasak, Nalin Villar, Mang Ernie Gaming, kay Christopher Rances, kay Jenilyn Bagayan, kay Renzi, yan. So, pinaklik ko na po yung intro, siya po yung nag-request po noon. Kay Evelyn Pahinago, kay Noe Champ 04 Castro, kay Jesus Christ, Renato Fernandez, Nosreg Sasak, I think nag-comment ka na kanina pero yes, hello ulit sa'yo, kay JM Cansico, kay Archie Perez, Mark Martinez, Estrella Jimenez, Jem Alvarez, Love Jane, Jennifer Amit, Geraldine Sige, Diane De La Peña, Elizabeth Noguchi, May Ancelino, Ronald, parang paulit, Rads Tampugaw, yes, so Maria Victoria Mercado Gonzalez, Jane Alfonso, kay Mary Mary, Alisa Deras, Faye Sungit, Eugene O,
Haikyuu, Shalidan Drake, Maricel Plando, MRF Monsayak, Gracia Alejo, Melissa JD, Jeneline Iancovelo, Iancovangelo pala, sorry. Brian Atienza, Almira Musor, Bea Juvie Villar, Roxanne Mejovero, kay Alea Jane Antonio, Armie Ovejas, kay Jory Villegas, kay Skate Monster, kay JJ Roo, Almira Musor, NC Moto, Daisy Lagazon, Niji Yuga, Mariel Etuesta, Lenny Matsudo, Rose Fetalino, Raymond Joseph Malyari, John McCoy Mihares, okay, Dandel Rosario, kay Pinky Arana, Grace Garces, Shella Shella, Miles de Guzman, Marge Villarde, okay, Mac Rotten Tagalog Horror Stories, Estrella Jimenez, Rachel Luces, Honey Girl, Joan Palagok, Anak Chris Antikina, Andrew Gakutan, Jennifer Abugadie, kay Arish Malik, Joy Lim, Angelica Corpus, Norshina Adonai, kay Dark Angel, Stephanie Berondo, Jeric De Chavez, Marvin Diaz, Dion Cheryl, Marika Mananghaya, kay Variance Variance, Miraflor Arseno. Okay, so yun. Hello sa inyo. And then meron din mga parang gusto magpabati ng special, I think. So, pagbibigyan ko lahat ng gusto ninyong kaya kong ibigay. Okay. So, ito po. So, gusto ko rin po sana magpasalamat po kay Rivera's Bakery sa Malate Branch. I think nabati ko na rin po siya kahapon. Itong mga people na to kahapon. Pero hello po sa inyong lahat po dyan. Sa mga nasa Rivera's Bakery Malate Branch. So, hi. Salamat sa pakikinig. At gusto rin po mapabati po si Tata Sibron. Okay, yung husband po niya nag-request. So, palagi daw po silang nanonood pareho sa akin. So, maraming maraming salamat po. Thank you so much for listening, Tata Sibron. Thank you po talaga sa inyo. And then, ngayon po babatiin ko naman po yung mga nakikita ko po nagko-comment po at saka nag-message po sa akin sa Facebook. Si Maridel Quincena, si Harold Capillas, Castro Norelia Cyrus, Mariel Tungala, kay James Key Pandong, si Nightwing Jamie, Pistolero Jepoy Keith Prime, JM Vidal Rodriguez Cansico, Arwin Sapanta, Tejada Rolito, Priscilla Den Tuling, Marlon Santos, Meredith Liabe, Nur Alin Ahmad, Marvin Del Castillo Bukahe, and Owen Agnote, Helgi Quintero, and kay Bibi, and then Rizel Agustin. So, hello po sa inyong lahat. Okay. And then lastly, by message, gusto ko na lang po magpasalamat dun po sa mga nag-message naman po sa akin sa Messenger. So, hello po kay Ryle, Arian Prodigalidad Cruz, kay Maria Victoria Lozano Mercado, kay Red Hunk Ron Ashley, Max Steven Villa, kay Ki Jun, kay Jenksky Dalida Bermejo, kay May Estuesta, kay Tor Alerta, kay JM Vidal Rodriguez Cansico. Ayun, so sila po. So sila po yung mga nag-message sa akin Karen, recently sa Messenger. So, ayun po, I think, oh my God, ang haba na pala nitong outro na to. So, anyway, so thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye!
meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.